Habang binabaybay ang mga pangunahing lansangan ng Pangasinan, mapapansing ibinibenta sa gilid ng daan ang kakaning ito na nakabalot sa dahon ng saging. Pero hindi po ito suman dahil ang kakaning ito gawa sa minatamis na malagkit na bigas at nyug. At imbis na pakuluan, iniihaw ito hanggang sa maluto. Tupig ang tawag dito. Dito sa mga Tarem, Pangasinan, isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa ng tupig si Nanay Patring. More than 50 years na siyang gumagawa nito at sa edad na 85 years old, hands-on pa rin siya sa pagluluto. Ako, alam ko yung tupig eh. Kapag dumidikit siya, yung mahirap siyang buksan na ganyan, merong mga ganong tupig na pagbukas mo na ganyan, sumasama-sama yung bala, tapos may sunog-sunog, makakain mo tuloy yung tupig, merong mga sunog-sunog. Hindi okay yon. Pero dito sa mga Tarem, ang kanilang tupig, tingnan mo, Mayroong anak yung talagang ano. Hindi talaga, as hindi in, dumidikit. Hindi dumidikit yung balat ng saging doon sa tupig. Magic! Tapos buong-buo pa rin siya, oh. Dumidikit lang sa ano, bibig. 54 na taon na akong nagagawa ng tupig. Wow, grabe, no? At tuturuan niya tayo kung paano gumawa ng espesyal na tupig ng ito mga tayo. Ito lang, anak, ang ano, hanap buhay ko. Gamit ang balikatkat o scraper, kakayuri ng murang nyog. Next step, ang pagbabayo ng malagkit na bigas. Bakit po kailangan bayuhin yung malagkit na bigas? Binabayo, anak, parang pagka niluto mo yan, hindi titigas. Eh baka pagod ka na, kuya. Lahat na to, babayuhin ko. Pag may galit ka sa isang tao, nagbabayo rin kayo dati, Nay? Talaga? Okay na ba yan, kuya? Ikaw naman, kuya. Pwede na siguro to. Baka may makukuha na ako dyan. Sasalain ito para makuha ang pinulbos na malagkit. Tawa na tawa si Nanay, oh. Matapos ihanda ang lahat ng sangkap, titimplahan ng brown sugar ang kinayod na murang nyog. Saka ihahalo ang pinulbos na malagkit. At ito na po ang sikreto. May konting margarin. Na nilalagyan. Bakit yung po nilalagyan ng margarin? Yung tupig? Parang may lasa na. Kasi yung nyug na mura, hindi malasa pa yun dahil mura. Kapag nahalo na ang lahat ng sangkap, ibabalot na ito sa dahon ng saging. At para hindi dumikit ang tupig mixture sa dahon, pinapahira nila ito ng mantika. Gano'n po karami na ilalagay isang ganito? Oo. Ha? Yung kutsara. Tapos pag iyuki, may allowance, oh. Kanyan? Mm. Kanyan lang. Oo. Tapos may allowance. Oo. Ipo-fold na ganito? Ipo-fold mo, parang hindi. Kasi pag nasalutuan na yan, uunat hanggang dito sa dulo. Ah, uunat ito ng kusa. Oo. Kanyan. O, ayan. Pwede na siguro yan. Isasalang ito sa ihawang yero sa loob ng isang oras. Regular itong binabalibaliktad para pantay ang pagkakaluto ng bawat bahagi ng tupig. Kwento ni Nanay Patring, kada araw umaabot ng halos 2,000 pirasong tupig ang naluluto nilang mag-anak. Yung baga, hindi pwede yung malakas na malakas. Hindi pwede sa oven. Kailangan ganyan talaga. So, hihintayin natin na magkulubot. Yung alin? Yung iniihaw. Pagkulubot na yan, pwedeng ibaliktad na. Walang nasusulat kung kailan talaga nagsimula ang pagluluto ng tupig. Pero sinasabi yung noong 1960s, mas sumikat ito. Bunga ng masaganang ani nung panahong iyon ang mga sobrang malagkit na isipan nilang ihalo sa iba pang sangkap at gawing kakanin. Kadalasan daw inihahain noon ang tupig tuwing espesyal na okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon. Imbis na pera, ito raw ang madalas na ibinibigay sa mga batang nangangaruling. Galing siya sa salitang tupi or fold at saka dipig. Yung dipig ay flattened. Ang tupig po ay tinatawag ding intemtem sa Pangasinan. Ito ay salita
na nangangahulugan na iluluto sa baga. So, ito na yung naluto natin. Mahinit. Hinit ah. Ang masarap talaga sa tupig yung ano eh. Smoky flavor niya. Sa pagdaan ng panahon, gumawa na rin sila ng iba't ibang flavors ng tupig. Merong mango, cheese, at choco-flavored tupig. Hindi ko masyado type yung mangga kasi masyadong matamis na para sa akin. Ito, titikman ko kung ano to. Mmm! May cheese! Okay rin yung may cheese, ah! Doon sa mga natatamisan masyado dun sa tupig, try nyo yung cheese flavor. Kasi nababalance off nung alat-alat ng cheese yung ano, tamis ng tupig. Ito naman ay... Ala! Ibang kulay! Okay naman, pero mas gusto ko pa rin yung original. Pero it works. May konting pait-pait ng konti. Yung nabibigyan ng chocolate ng pait flavor yung tupig. Minsan kasi medyo nakakaumay yung tupig dahil gata, tapos matamis siya, yung ganyan. So, pag nilagyan mo siya ng chocolate, medyo may konti siyang pait na lasa. Pag nilagyan mo siya ng cheese, nababalance off yung tamis ng alat. Yeah.